ilang lugar naman po sa Makati ang tuluyan ng ipinagbawal ang pagpapaputok kasunod po nangyaring gas leak sa isang condominium doon. Para sa karagdagang detalye, may live report si Marisol Abdurman. Marisol? Jiggy, dito sa lungsod ng Marikina, hindi naman bawal magpaputok at magpailaw. Pero meron lamang sila mga tinatawag na mga designated area o yung tinatawag na firecracker zone. Isa na nga ang basketball court na sa Barangay Santo Niño na nagsisibing firecracker zone. Ibig sabihin, sa lugar lamang na ito pwedeng magpaputok sa araw ng pagsalubong sa bagong taon. Pero gaya nga na yung nabanggit, tatlong barangay sa Makati City, bawal ang mga paputok at pailaw. Kabilang na nga riyan ang Barangay Bangkal, ang Pio del Pilar at Magallanes kung saan talagang may total ban ng mga paputok at pailaw. Ipinasang ordinansang ito matapos na ang gas leak sa West Tower Condominium noong 2010. Ang Barangay Bangkal ngayon pa lang naghahanda na sila para sa gagawin nilang motorcade sa Lunes kasabay ng kanilang pamimigay ng mga turoto sa mga residente. Bagamat bawal din ang paputok at pailaw sa Barangay Pio del Pilar, nakahanda na rin ang kanilang mga ambulansya at fire truck. Ito na ang pangatlong taon na pinagbabawal ang mga paputok at pailaw sa mga nasabing barangay. Pero alam mo, Jiggy, sabi ng mga residente na sana na rin daw sila na sinasalubong ang bagong taon na simple lamang. Although hindi naman daw kasing ingay, no, kung ikukumpara daw sa ibang lugar sa bansa, tiyak naman daw na magiging masaya rin daw sila. Pero sa mga ilang bata na nakausap natin para sa kanila, iba pa rin daw ang pagsalubong sa bagong taon na may paputok. Jiggy? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.